Magandang araw po sa inyo lahat mga karlatibs. Ayan, welcome back po muli dito sa aking channel. So for today's video mga karlatibs ay tuturo ko po sa inyo kung paano ako magdilig ng pataba dito sa aking tanim na kamatis at kung anong pataba ang ginagamit ko sa pagdidilig. So, bali ito na po yung ating tanim, mga karlatibs. Ayan, ganyan na po ang kanyang itsura simula sa pagkakatanim. Bali, 11 days niya na ngayon. So, dahil sa bagyong karding, yung iba namatay, mga karlatibs. At yung iba, parang ganyan ang itsura, naninilaw at nalalanta. Ito pa, oh. Sa pagdidilig po ng pataba mga karlatibs ay nakakatulong ito sa ating tanim para lumago, tumaba at lalo pang gumanda yung ating tanim. So bali itong tanim natin ay medyo payat at hindi naman ganun kagandahan. So makikita natin yung effectivity nito after 7 days mga karlatibs. O pagka 20 days na ng ating tanim makikita na natin yung resulta ng ating idinilig na pataba. So bali ito pala yung gamit kong pataba mga karlatibs, Yara Liva Nitra Bore at saka Atlas Triple 14. So 14 na nitrogen, 14 na phosphorus at saka 14 na potassium. So kung wala po kayong Yara, pwede nyo po itong palitan ng Urea para lalo pang gumanda yung ating tanim. So sa akin kasi gumamit ako ng chicken manure nung nagtanim ako, kaya hindi ko na siya gagamitan ng urea. At bali sa ang ratio naman na ginawa ko ay ito mga karlatibs, 1:1 sa isang balding tubig na 16 liters, isang lata ng triple 14 tsaka isang lata naman na Nitra Bore. Meron din ang lata. Ayan, makulit oh. So bali tutunawin lang po natin ito sa tubig mga karlatibs tsaka natin ito idilig. Yung sa akin mga karlatibs ay tinunaw ko na dito sa isang drum. So bawas na to dahil nagdilig na ako kanina. So, bali ang capacity nito ay umabot siya ng 14 na timba na 16 liters ang sukat mga karlatibs. Ito. Yan yung ginamit kong panukat. So, bali 14 na timba, kaya 14 din na lata ng Nitra Bore at saka 14 din na lata ng triple 14. So bali ang pagdidilig naman nito mga karlatibs ay isang lata, isang puno. Ngayon ganyan lang mga karlatibs. Huwag lang nating diligan yung dahon mga karlatibs dahil masisira yung ating tanim. Ayan. So bali ang tawag nila sa method na to mga karlatibs ay drenching method. At lagi namin itong ginagawa sa aming mga tanim tulad ng pipino, kamatis, talong, tsaka sili mga karlatibs. Lalo na kapag ang aming tanim ay hindi naka kumbaga matagal siyang makarecover. Ito po yung aming ginagawa. Maganda rin kasi ito mga karlatibs. Kumbaga sa kung magtitipid ka ng pataba,
ay talagang makakatipid ka sa ganitong paraan, mga karelatives. Dahil siguro sa 1,000 puno ng kamatis ay hindi ka gagamit ng 10 kilo na pataba. Kung idadirect mo kasi yung pataba, ay malamang papasok ang kalahating kaban. Hindi gaya nito na makakatipid ka. At ang pagdidilig din pala ng mga karelatives ay kailangan ang panahon ay medyo makulimlim. Kung maaraw naman ang panahon, kailangan tuwing hapon, mga karelatives, para hindi malanta yung ating tanim. Dahil ang pataba ay mainit, kaya kailangan itaon natin na makulimlim o kaya hapon para maganda. Ito, tignan nyo ito, mga karelatives, oh. So ayun po mga karelatives, tapos na po tayong magdilig ng pataba at pauwi na rin kami ng anak ko. So hanggang dito na lang po tayo. Kita-kita ulit po tayo sa susunod na uploads. Ayun, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless po at mabuhay.